Okay, so ngayon po, dadako po tayo sa ating Bible study at ang ating pong tatalakayin ay nasa 1 Kings chapter 19 verses 1 to 9. Basahin ko po yung verse 1, ang sabi po, "Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, 'May the gods deal with me, be it ever severely.'" Yan ang formula. "If by this time tomorrow, I do not make your life like that one of them." In short, ipapapatay ni Jezebel si Elijah. Dahil pinatay ni Elijah ang mga propeta ni Baal na malapit sa kanyang puso. Dahil siya ang nagpapakain dyan sa mga prophets na yan. Sabi ng verse 3, "Elijah was afraid and ran for his life. And when he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. And then while he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. 'I have had enough, Lord,' he said. 'Take my life. I am no better than my ancestors.'" Hanggang dyan na lang muna ang ating babasahin. Ngayon pong gabi ay makaka-relate po talaga tayo sa mga passage na atin pong pag-aaralan tonight. Napakaganda po nito talaga. Sapagkat nangyayari po ito sa atin. Yun bang kahapon, masyado ang ating success. Tapos kinabukasan, ay malalim naman ang ating self-pity. Kahapon, ay napaka-triumphant natin. Pero kinabukasan, parang lulugo-lugo na naman tayo at tayo po ay merong mga discouragement. Ngayong gabi, mga kapatid, ay ganyan po ang tema na atin pong pag-aaralan, mga kapatiran. Ang buhay ay parang pendulum. Okay po, nag-i-strike sa kaliwa at nag-i-strike din sa kanan. At dapat po natin tong matanggap bilang mga mature na mananampalataya. Ng buhay ay merong ups and downs. Pero meron akong ipapakita sa inyo dito na sa kabila ng pagkaka-down nitong si Elijah ay nandun ang Panginoon at napakatapat. Inunawa siya. Siya ay pinakain at pinalakas at nakalakad po siya ng mahabang mahaba. Ngayong gabi, mga kapatiran, ay pag-uusapan natin kung paano ang isang napakatapang na propeta ay biglang tumakas mula sa isang galit na babae. A courageous prophet who fled from an angry woman. Yan po ang ating theme for tonight. Pero meron po akong imperative dito, kahit na tayo po ay dumadaan sa pendulum ng ating buhay, ay magtiwala pa rin tayo sa ating Panginoon. Kahit na tayo po ay down, look up, taas pa rin ang kamay kay Lord, magpuri, magpasalamat, umasa, sumandal, dahil when we are down, God is not down. Ang question natin ngayong gabi ay ganito po, what did this courageous prophet do when Jezebel sent him a death threat? Ano ang ginawa ng napakatapang na propeta na ito nang magpadala si Jezebel ng death threat sa kanyang buhay? Tingnan niyo po, mga kapatiran, sa verse 1. Sabi diyan, "Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done
and how he had killed all the prophets with the sword. Isa-isahin nga natin yon para malasap natin. Si Ahab po ay nagsumbong sa kanyang asawa, nagmarites. Si Ahab, nagmarites po siya kay Jezebel. At sinabi ni Ahab, lahat-lahat ng ginawa ni Elijah at kung paanong pinatay ni Elijah ang mga propeta sa pamagitan ng espada. Take this ha, mga kapatid, walang bawas, walang kulang. Si Elijah po ay pumatay po siya ng napakaraming propeta. At ang sabi diyan, how he had killed all the prophets. So, kung ang prophet ni Baal ay 450, I will assume na lahat ng yun ay pinatay ni Elijah. So, napaka vivid sa aking isip how Elijah killed those false prophets of God. So, masyadong parang kailangan natin dito ng parental guidance. Pero yan po talaga ang nakasulat, mga kapatiran. Yan ang lumalabas sa ating Bible study. Pero, hindi po natakot dyan si Jezebel. Nagpadala po si Jezebel ng messenger. Hindi po yung messenger sa Facebook, ha? Yung totoong messenger. At ang sabi ng kanyang formula, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow, I do not make your life like that one of them. So nandun po yung death threat. At ito pong propeta na napakatapang na hinarap niya si Ahab at pinatay niya ang 450 prophets, mga kapatiran, ay biglang dinaga. Biglang natakot. Biglang nagtatakbo. Sabi po ng verse 3, Elijah was afraid and ran for his life. So ito ang unang-una kong ipapakita sa atin sa verse 3, kung ano ang ginawa ng courageous prophet na to, nang siya po ay padalhan ng galit na babaeng si Jezebel ng death threat. Dinaga po siya. Possible pala yun, ano, mga kapatiran. Kaya nga sa Bible, kung pag-aaralan talaga natin ng Bible chapter by chapter, ay talagang maiintindihan po natin ang kalooban ng Panginoon sa ating lahat. Kasi may mga Christians, hindi sila open dito na alimbawa, propeta o kaya sa ating panahon, pastor. Parang ang tingin nila ang pastor ay hindi nanghihina, hindi natatakot, para laging Superman, hindi nilalagnat, hindi nagugutom, hindi kinakabahan. Hindi po yan totoo. Itong passage natin ngayong gabi ay magandang ilapat natin to sa ating mga buhay, sa ating mga leaders or pastor, na dito binibigyan tayo ni Lord ng magandang mindset. Na sila man din pala kuminsan ay tinatablan din ng takot, nagtatago din, at na-insecure din, at nagkakaroon din ng self-pity, kagaya ng makikita natin later. Pagkatapos niyang natakot at tumakbo ng tumakbo, sabi ng Bible, run, he ran for his life. Tumakbo, hindi lumakad, hindi nag-jogging, nagtatakbo, tumakbo siya. Pangalawa, he ran to Beersheba. Alam nyo, mga kapatid, tinignan ko kung ilang kilometro ang Mount Carmel hanggang sa Beersheba. 182 kilometers.
Yun po. Kaya po, pagka nag-ano ka ngayon, ikaw ay nagkotse, mga 3 oras po yan. O 2 oras. 182 kilometers. Ito ay pagpapakita na talagang makikita natin ang humanity ng propetang ito na pumatay sa 450 prophets ni Baal. Walang awa, walang habag, puno ng tapang na pinagpapatay niya at pinagtataga. Hindi niya kiniliti, ha? Hindi niya sinugatan sa paa. Hindi niya pinutulan ng daliri, pinatay. Pero the following day, ay nagtatakbo. Tumakbo pa sa Beersheba, 182 kilometers. Pangalawa, mga kapatid, pagdating sa Beersheba, nagtatakbo na naman siya sa wilderness, verse 4. Sabi ng verse 4, while pagdating kasi ni Elijah sa Beersheba, iniwan niya doon ang kanyang servant. Pagdating sa verse 4, and while he himself went away, while he himself went a day's journey into the wilderness. So pagkatapos sa Beersheba, naglakbay pa siyang mag-isa patungo sa wilderness. Isang araw siyang naglakbay, naglakad. Talagang sobra takot ni Elijah kay Jezebel. Yan ang ramdam ko dito. Yan ang aking nai-imagine dito, mga kapatiran. Sa verse 4, hindi lamang siya pumunta sa Beersheba, hindi lang siya naglakad ng isang araw sa wilderness. Pagdating niya doon, mga kapatid, sa broom bush, ito po ay mga halaman na madadamo, bush. Abay, nag-pray at ang sabi niya, and pray that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. So mga kapatiran, ipinapakita na naman dito ang humanity ng tao na ito. Kaya nga sa Bible, pagdating sa Book of James, sabi doon eh, si Elijah ay katulad din natin. Ibig sabihin, di ba minsan matagumpay tayo, today, bukas, parang nanghihina na naman tayo, bukas, parang down na naman tayo. At yung nangyaring yan sa atin, nangyari din yan kay Elijah, pero nang mag-pray po siya, ay makikita po natin na hindi nagkaroon ng hamog at saka ulan sa loob ng 3 taon at kalahati. So, possible pala na tayo, katulad ni Elijah, na may pendulum ang buhay natin, pwede rin pala tayong pakinggan ng Diyos at pwede tayong magkaroon ng powerful na prayer na makakapagbigay ng effect or epekto sa maraming mga tao o sa isang bansa. So makikita po natin sa verse 4 na siya po ay suicidal na. Masyado na po siyang malalim ng kanyang pagkatakot. Nagpipray na siya, mabuti na lang this time sa kanyang prayer, hindi siya sinagot ng Panginoon. Alam niyo naman, si Lord, sinasagot niya si Elijah sa prayer. Very close kaya sila. Kinakausap siya ni Lord, o pumunta ka sa Sarepat, pumunta ka sa Kirit Ravin. Alam niyo mga kapatid, itong paglalakbay na ito ni Elijah, tiningnan ko yung mga commentary. Para ano to, ito'y kanyang ginawa talaga dahil sa kanyang takot. Hindi siya, actually dito mamaya makikita natin, pumunta pa po siya sa Horeb. At walang sinabi sa Bible na siya ay pinapunta doon ni Lord sa Horeb. Sa yung Horeb / yan po ay Mount Sinai. Yan, dyan nagkaroon ng covenant si Lord. Alam nyo mga kapatid, si Lord, pinapunta ni Lord si Elijah sa Sarepat. Pinapunta niya siya doon po sa Kirit Ravin.
Pero hindi siya pinapunta ni Lord sa ano, sa Horeb. Hindi siya pumunta doon. Hindi siya pinapunta ni Lord doon. Yun ay pumunta siya sa kanyang sarili lang. And I suspect, nang takot na siya, mga kapatiran, ang kanyang pupuntahan ay Horeb, the mountain of God. So si Lord pa rin ang kanyang pupuntahan. Mga kapatid, look at verse 4, nakita ko pa dito ang kanyang self-pity. Sabi niya, I have had enough, Lord. He said, take my life, I am no better than my ancestors. So meron na siyang self-pity rito. Kaya po, mga kapatid, kung in case lang nagkakaroon tayo ng self-pity sa buhay natin, yan po pala ay talagang dumaraan. Huwag namang araw-araw. Okay, mga kapatid, yung self-pity at yung suicidal tendency ni Elijah, naganap lang yan dahil sa isang matindi niyang pakikipagbaka sa 450 prophets. Parang ang tingin nga dito ng iba eh, matapos ang kanyang activities, matinding triumph, matinding showdown, maraming power siyang inilabas, nagkaroon siya ng burnout. Alam niyo, may mga kilala po ako, burned out daw siya, pero wala namang ginagawa. Pwede ba yun? Mga kapatid, please be fair sa context. Please be fair sa context na to. Nilalabas natin ang mga sustansya nitong passage na ito kasi baka mamaya hindi natin nakita yung mga balancing perspective. Tapos i-justify natin yung self-pity. Alam nyo, minsan ha, yung self-pity na yan, bunga ng kasalanan yan. Minsan down tayo, hindi dahil napalaban tayo ng matindi sa mga propeta ni Baal, down tayo dahil nagkasala tayo. Siyempre, hindi ka naman magiging malakas pag nagkakasala ka. Kaya dapat ma-justify din natin yung katanggap-tanggap na down, yung katanggap-tanggap na self-pity, yung katanggap-tanggap na parang suicidal. Ito po yung panahong napaaway siya, nagkaroon siya ng showdown sa mga prophets ni Baal. Nagkaroon siya ng burned out na siya. Yun ang tingin na, ng mga scholars dito. So guys, ang ikalima sa verse 5, he slept having this condition. Pagkatapos mga kapatid na siya ay nagkaroon ng self-pity, natulog na siya. Sabi sa verse 5, basahin ko lang ha, for your reference, sabi rito, then he lay down under the bush and fell asleep. Kasi mga kapatid, tumakbo siya sa Beersheba, 182 kilometers eh. Tapos naglakbay pa siya ng one whole day sa wilderness. Sinong hindi mapapagod? At sinong hindi magugutom? Kaya mga kapatid, nakatulugan na ni Elijah yung kalagayan niyang yon na siya ay nasa state of calamity. Parang kumbaga sa isang bansa na may crisis. Pero mga kapatid, makikita niyo na naman ang faithfulness ng Panginoon. Sa verse 5, an angel touched him. Hinipo siya ng isang anghel. Ano kaya yung hipo na yon? Baka siya'y kinalabit? O baka kinalabit siya para siya'y magising? Siguro yun. Ginagamit ko lang yung aking holy imagination. Tulog eh. So kinalabit siya para siya'y magising. At pagising, the angel offered him food and drink. Ba? Sabi sa verse 5, mga kapatid, ang sarap ng tulog niya. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel, touched him and said, get up and eat. Sa verse 6, he looked around and there by his head was some bread, hindi lang isa, dalawa, some bread baked, aba, may nakabake pa, over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. So mga kapatid,
ginising siya ng angel. Nag-offer ng pagkain. At ang sabi diyan, mga kapatid, kinain ni Elijah dahil gutom siya. Natulog siyang gutom. Natulog siyang uhaw. Ginising siya ng angel. It, alam niyo yung angel dito, iniisip ko ito, baka si Lord Jesus Christ ito eh. Baka ha? Kasi pagdating po dito sa verse 7, the angel of the Lord came back. Kaya lang, yung angel of the Lord kasi sa Bible, sa Old Testament, ay mga parang Christophany yan eh, ni Lord sa Old Testament. I don't know. Kaya nga, baka. What if? Pero ang punto ko lang dito, either yan ay si Jesus Christ sa Old Testament o isang angel lang talaga ng ating Panginoon. The point is, when Elijah was down, God was not down. That's my point. Yan ang punto ko lang gusto sabihin sa ating lahat. Na kung tayo tinatamaan ng pendulum, nagsiswing yung pendulum dun po sa side ng ating panghihina, matapos ang isang matinding pakikipaglaban. Guys, when you are down, God is not down. Yan ang nakita ko dito. Why? God sent an angel. The angel touched him. The angel offered him food and drink. Then Elijah ate and drank and lay down again. Natulog uli siya. At hindi siya pinigilan ng Diyos. Hindi siya pinigilan ng angel. Siguro sabi pa sa kanya, Elijah, masamang matulog matapos kumain. Hindi sinabi yun. Hinayaan lang siyang makatulog uli dahil sobrang kanyang self-pity, sobrang kanyang gutom, sobrang kanyang pagod. Nasa state po siya ng discouragement. So pinayagan lang siya ng Panginoon. Hinayaan ni Lord na siya makapagpahinga. At guys, sabi ng verse 7, the angel came back a second time, wow, and touched him again and offered food again. Verse 7, tingnan nyo nga naman, kain tulog si Elijah. Gandang trivia yun ha. Sino ang propeta na kain tulog? Ang sagot natin, si Elijah. At ang sabi dito, then Elijah got up and ate again and drank again, strengthened by the food. Mga kapatid, he traveled 40 days and 40 nights until he reached the mountain of God, the Horeb. Grabe pong stamina ang ibinigay ng pagkain, ibinigay ng angel sa kanya. Siguro, binudburan niyo ni Lord ng sangkaterbang vitamins. Imagine mga kapatid, dahil sa kanyang kinain, aba, nakapaglakad po siya ng 40 days and 40 nights. Grabing lakas yun. 40 days and 40 nights. Ano ibig sabihin ng 40 days? Isang buwan at 10 araw. Araw at gabi, naglalakbay siya. Parang nagkaroon na siya ng direction. Parang nagkaroon na siya ng kalakasan dahil sa pagkilos ng Lord sa kanya. Imagine, down siya, the Lord reached out for him. The Lord sustained him. The Lord gave him food. The Lord gave him bread and water. At nang siya'y maglakbay, aba, parang ang kanyang paa ay nagmamadali, apat na pong araw. Grabe po yun, mga kapatid. Sinai, mula dun sa Beersheba hanggang dun sa Sinai. Naglakbay na po siya dun. Malayo po yun, magkaibang bansa niya. Sinai, Egypt na po yan eh. So mga kapatiran sa ating Panginoon, napaka ganda po na ma-realize natin ito. Itong pag-aaral natin ito. Na si Lord, when we are down, God is not down. Kapag puno ka ng discouragement dahil sa iyong na-burnout ka, dahil sa Panginoon,
Okay, dapat masipag tayo sa gawain. Hindi ka pwedeng ma-burned out kung hindi ka naman gumagawa. Kung easy-go-lucky ka, patulog-tulog, pa-banjing-banjing. Alam nyo, kapag tayo ipabanjing-banjing, malapit tayo sa kasalanan. Kasi hindi tayo abala. Tingnan nyo po yung mga matatanda na may pera. Anong napupuntahan po nila? Di ba kalayawan? Napupunta nila sila sa pedophilia? Nagiging pedophile sila? Dahil malaya ang diablo sa kanilang mind. Alam nyo naman, sa isang tao na puno ng kalayawan, hindi abala, hindi busy sa gawain ni Lord, ang kanyang isip ay playground ni Satanas. Kaya alam nyo, yung work na sinasabi ni Lord sa atin, huwag tayong maging tamad kundi magtrabaho. Actually, work is a blessing. Tingnan nyo po yung mga matatandang hindi na nagtatrabaho. O yan, namamatay na. Pero yung mga tao na abala, pinapawisan, yan po ay humahaba ang buhay. Guys, in my summary, ang sabi ko dito, in this particular passage, we have seen how a courageous prophet became fearful to an angry woman. But in this passage also shows that we will experience burnout sometimes in our life, but always remember that when we are down, God is not down. So mga kapatid, ito pong passage na ito ay may kinalaman sa isang propetang naging abala, naging busy, naging masibag, naging palaban, pero hindi porke palaban ay hindi nakakaranas ng mga down moments. Nakakaranas din sila ng mga discouragement, self-pity, and worst, nagkaroon siya ng suicidal thought or idea. Nag-pray nga siya, buti na lang, hindi siya sinagot ng Panginoon kasi kailangan pa niyang pumunta sa Horeb at may mga papel pa po siya. Sa mga susunod natin pag-aaral, ia-anoint niya pa ang hari ng Israel, ang hari ng Aram, at ia-anoint niya pa si Elisha. Marami pa siyang misyon na dapat gawin. Mga kapatid, sana po ay naintindihan po natin ang lesson tonight sa ating online Bible study. Pakishare niyo po ito. Baka may mga kilala kayo na mga tao na down, puno ng discouragement. Baka makakita sila dito ng kalakasan na ang Diyos pala ay buhay kahit tayo ay parang kahit tayo ay nanghihina. When we are down, God is not down. Number one proposition. Number one, surrender our life to the God of Elijah through Jesus Christ. Ito po yung unang-unang reseta ko. Sa lahat po ng mga nakikinig sa akin tonight, ako po'y nakikiusap sa inyo. Isuko po ninyo ang inyong buong buhay sa Diyos ni Elijah. Yung Diyos ni Elijah, yan yung Diyos natin. Siya po yung creator of the heavens and the earth. Siya po ang lumikha ng galaxy natin. Siya po ang naglagay ng mga puwersa para umikot ang ating planeta sa kanyang sarili at umikot pa siya sa solar system o dito po sa sun. Ang Diyos po ang may hawak ng lahat ng yan. Kaya ngayong gabi, huwag tayong magsuko ng buhay natin sa tao, sa Diyos. Sa tao po dapat medya-medya lang. Kay Lord talaga 100%. Kay Lord talaga. Kasi si Lord ang mananatili sa buhay natin. So please, when you say surrender, surrender your life, your heart, your ambition, yung inyong mga kasalanan, pati yung inyong mga galit. Ibigay mo na yan kay Lord. Happy New Year na. Hindi ka magiging happy kapag ang puso mo ay puno ng mga takot, pangamba, galit, sama ng loob. Hindi ka magiging happy. Pwedeng bago damit, luma ang puso. Sana harapin natin ang 2023 na malinis ang ating puso. Nagpapatawa dahil nagkakasala rin tayo. Ang logic ng Bible, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Dapat sa ating 2023, sunugin na po natin yung mga hindi kailangan. Itapo na natin para maging light ang ating paglipad for 2023. Surrender. When we say surrender, give your heart to the Lord.
Give it all to God, everything, para gumaan ang buhay mo. Bibigat yan pag marami kang mga excess baggages na from yung iba, baka ang inyong mga nasa puso ay 2020 pa o 2019, tapos ngayon bit-bit mo pa, ay mabigat po yan. Madadown ka niyan. Hindi ka madadown dahil naging busy ka kay Lord. Madadown ka dahil marami kang kabigatan na ini-entertain. Number two, expect your spiritual pendulum in your life. However, trust Him always. Asahan nyo, mga kapatid, na talagang nangyayari sa atin yung parang down tayo. May mga panghihina tayo. May mga negative moments tayo. Parang talagang matindi ang ating takot. Kagaya po ng nangyari kay Elijah, sobrang layo ang kanyang tinakbuhan. Sobrang layo. Merong 182 kilometers, meron pang one whole day. Pero nung nagkaroon na siya ng encounter with God, mga kapatid, nagkaroon na ng direksyon ng kanyang buhay. Ang pinuntahan na niya ay iba na, ang Horeb na, ang mountain of God. So mga kapatid, sana po, kung tayo man ay mga nakakaranas ng panghihina, huwag laging i-confess na ikay nanghihina. Kasi sasagutin ka ng Diablo, amen. Oo, nanghihina ka nga, amen. Amen. Magtatagal pa yan, amen. Marami pa siyang gagawin sa iyo. Mga kapatid, during the time na kayo po ay nanghihina, magsikap na pumunta sa church. Yan ang ating Horeb. Yan ang ating altar. Yan ang Church of God. Yan ang Congregation of the Saints. Pagkaya po ni Elijah, pag kayo po'y nagkaroon ng encounter with God, talagang mga extraordinary ang magagawa nyo. Imagine si Elijah, walang tigil. If I will take the written word here seriously or kaya ay literally, masasabi ko na hindi siya nagpahinga for 40 days and 40 nights. And to me, that is simply impossible. Pero yun po nakasulat sa Bible. Kaya po, ang aking suspecha, yung pagkain na ibinigay sa kanya ay matinding pagkain. Pagkain na gawa ng Diyos. Pagkain na baka matindi pa yan sa Nutriban na kinakain natin noong araw. Imagine, naglakbay siya for 40 days and 40 nights. Hanggang marating niya ang mountain of God, ang Horeb. At alam niyo, sabi doon mga kapatid, there he went into a cave and spent the night. Doon na siya nag-enjoy. Doon na siya nag-camp sa isang kuweba, sa Sinai, sa bundok ng Diyos. Doon kinatagpo, remember ni Lord, itong si Moses dati. Remember, diyan po bumagsak yung pong balon na yung tubig, mga kapatid. Mga kapatiran, sana ngayong gabi ay natututo po tayo sa ating Bible study. The last but not the least, share the love of God. Why? When we are down, God is not down. So mga kapatid, kung may kilala po kayo, share the love of God. Baka may umiiyak dyan, mataas ang self-pity, suicidal tendency, masyadong marami siyang mga negative thoughts, share the love of God. Sabihin mo sa kanya, when you are down, God is not down. Let's come to God and pray. Heavenly Father, salamat po sa gabing ito, sa inyong mga salita. Salamat sa mensahe. Salamat po sa mga katotohanan na tinuturo niyo sa amin. Salamat po sa Bible study na ito online. At sana po ay nagkaroon po ng kalakasan ng mga tao. Patawad po kung minsan ay malayo po kami sa inyong kalooban. Patawad din po na kung minsan nadadown kami na hindi naman dahil sa gawain. Nadadown kami dahil sa aming sarili. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkukulang namin sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, gawin niyo po kaming matibay at matatag. Patawad po sa mga pagkakasal at pagkakamali namin. Mga kapatid, sumati ng Ama, ang Anak at Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay meron pa pong humahabol na bumabati po sa atin dito.
Natapos po ako kay Pastor Benji sa ating live chat, sa ating YouTube channel. Ang sumusunod pong bumabati ay si Brother Ray Pares. Magandang gabi po sa lahat. Edwin Biharin, magandang gabi po, Pastor Jim. Imelda Makabudbod, good evening, Bishop Jim, and to all faithful listeners. Pastor lang, kapatid. Tony o Teddy Dison, magandang gabi po sa lahat. Lucia Dison, good evening po, Pastor. Leila Agustin, hi po. Epoy Dison, good evening po. Rebecca Lim, Mark Lester, good evening. Angelica Javeliana Gozom, amen po. Annabel Madrid, amen po, Pastor Jim. Si Angelica ay taga Bacolod. Okay, siya po yung anchor ng isang radio station, radio program ng DCAS. God bless, kapatid. JR Cardenas, taga Pangasinan naman ito. Nationwide ito mga nakikinig sa atin. Pastor Dario Vigan, a blessed evening to all. Kamusta ka na, Pastor Dario? Ray Pares, praise God. Maraming salamat po, Pastor Jim. June Verses, amen, amen. ANCL, amen, amen. Glenda Kitalig, amen. Glory to God. Salamat po, Pastor Jim. Jocelyn Aquino, amen and amen. Glory to God. Artem Dokuyanan, sabi niya, amen. Dito naman sa atin pong Facebook Live, marami pa rin pong humabol. Okay. Ayan po. Si Edwin Cabalse, humabol. Magandang gabi po. Si Mamsi Luris Manabat. Mamsi, kamusta ka na? It's been a while na hindi tayo nagkikita. Happy New Year po, Mamsi. Tinatanong po kayo ni Sister Leia. Si Marisa Josay, sabi niya, good evening po. Francis Butlay, Pastor Jim, good evening, praise God. Watching from Gingoog City, Misamis Oriental, Mindanao, glory to Jesus, amen. Sonia Verbo, taga Negros naman ito. Marvin Despo Canyas, hindi ko kilala si Marvin, pero good evening sa iyo, kapatid. Princess Joy Larupay Valdez, amen. Sonia Verbo, amen and amen. Isa Espinosa Beldad, ang babaeng pinagpala na taga Bicol, amen. Praise and glory to God. Yan ang masarap magluto ng laing. Si Serena Patrimonio Tan, magandang gabi po, Sister Serena. Okay, Sonia Verbo, thank you, Pastor Jim, God bless. Jamie De Los Santos, nagpadala lang siya ng white heart. So hanggang dito na lang po si Pastor G, mga kapatid. Bukas po, wala tayo. Happy New Year po. Sa Linggo po ay bagong taon na. Bukas ng gabi, maghihiwalay na po ang taon. Sana po ay si Lord ang talagang maging sentro ng inyong bagong taon. Huwag makakalimot mag-pray bukas ng gabi. Baka mamaya ay puro paputok. Puro paputok ang iniisip natin. Wala pong magagawa yan sa buhay natin. At sana po ay makipag-usap kay Lord. Okay, magbasa ng Bible bukas ng gabi. Huwag makisabay. Iba po ang ating karera. At sana po ay maihanda po natin ang ating mga plans and programs for 2023. Sa Sunday po ay meron po tayong gawain sa Lakeview. Sana ay magkita-kita tayo, masayang selebrasyon ang gagawin natin. At sa bandang hapon naman, after lunch, ipupunta po ang mga workers ng CBC Lakeview sa Tagaytay para po sa ating annual conference ng mga pastor, mga workers natin para maihanda natin ang simbahan natin sa darating na taon. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Good night po. God bless po. Huwag kalilimutan. Dalawang tao hanggang tatlo ang namamatay kada segundo. Good night, Maranatha, and Shalom.